Good day to everyone. Good day to you all. So guys, dadalhin ko na naman kayo sa strolling ko ha. Sama tayo punta-punta tayo sa isang iconic din na runabout dito or tawag natin na rotunda. Yung tawag nilang Fish Runabout. Ito yung Fish Runabout na malayo sa Fish Market. Pero matagal na tong runabout na to guys. Tagal din nung kahapon na pinabiyo ko sa inyo na clock tower. Sinsema na kayo sa galaw-galaw ng video ko ha. Dahil itong telepono ang gamit natin. Hawak kamay lang. Wala tayong holder. Sige lang, darating din tayo doon sa mga gadgets. Pagdating ng panahon, awa ng Diyos. Awa ng mga tumutulong sa atin, kayong mga nanonood, maraming salamat. Ito, dito muna tayo dadaan sa Motina Park. Maganda rito ang park nila guys. Ito yung park na pwede mag-walking, jogging, kaya lang hindi akong pwede yung kibakbo kasi nga may hawak tayong telepono. Mangyari, hindi na mapapanood itong ginagawa kong video. Kaya mag-walking na lang tayo. Kaya malapit lang sa amin ang airport guys. Kaya lagi tayo nagaka mainam dito sa walking or running area nila pag mga maaga pa sa ganitong panahon kasi mamaya lang ay hindi na kayang maglakad ng matagal dito dahil sa nagsimula na rin ang init, nagsimula na ang summer dito. Ngayon, kaya-kaya pa. Ano, namumunga na yung dates. Namumunga na yung dates. At green na. Mga 2 months prablaw harvest na to. Ibig sabihin, tumitirik na talaga yung araw pag na-harvest na. At pababa na rin ang summer. Umpisa na rin pababa noon pag naubos na pag-harvest. Edit din pag may time. Yun. Maraming mga ibang lahi na tambay-tambay rin dito. Yan o.
Pagkatapos nito Galaxy guys, pupunta rin ako doon sa Sumba Angels. Kukuha din ako ng materialis doon para malagay natin dito kay Whitey. Mga kaibigan naman natin yon, mga kasama sa takbuhan dati nung wala pa yung grupo nila sa Zumba. Sa araw, interviewin ko rin si Mami paano niya napanatili yung health niya sa kanyang edad. At ititicture ko dito, ilalagay ko. Inspiring din yung kay Mami. At kasama ko yung tumatakbo, tapos jumping rope, yung madiscover niya yung Zumba. Doon lang siya na malagi sa Zumba. Kasi nga siguro iwas sakit tuhod at balakang kung tumatakbo at mag jumping rope. Pag napamali talaga ang pagtalon sa jumping rope, ay masakit talaga sa tuhod. Pero kung tama naman ay okay lang. Alam nyo guys, yung jumping rope kasi calorie wise mas maraming matatanggal na calorie sa jumping rope kaysa running. Jumping rope 14 minutes parang equivalent to 1 hour na takbo eh. Ganun yung ano eh. Kaya maganda din yung jumping rope kahit sa bahay ka lang, pwede kang tumatalong-talong doon. Lahat naman tayo nung elementary pa, kuwira lang yun doon siguro sa mga nasa private school ah. Pero nasa central school kami, yun minsan pa naaway ka pa ng mga babae kasi pag nagcha-Chinese garter sila, nakikisali ka eh. Kurot abutin mo doon. How are you? You doing yoga now, huh? You doing yoga now? Yeah, yoga. I'm yoga now. Then sometime I'm going there. I picture you here. Thank you. I'm making video. Nice to meet you, Goya. Yeah. Suddenly, Every Sunday we'll still do the jumping there in the park. Sunday. Park. Yeah, Sunday. Sunday I will come, inshallah. I will join your party. Yeah. Good. Inshallah. You're doing yoga. No, nice. Yoga, eh? Yeah, nice. Okay, nice to meet you. Nice to meet you again, huh? You. See you. See you Sunday. See you. Yes. Ayun. Kita ko ng isang Pakistani na kasama naming jumping rope. Eh, sumasali sa amin yun. Bumili pa ng jumping rope dun sa isa kong kasama din na nagbibinta ng jumping rope galing sa Pinas. Ainam din yung may ibang lahat yung kaibigan. Mababait naman din yung mga yun. Kaya yari tayo, kuya tawag sa atin. Palagi tayong kuya nito, okay lang. Para kung naglakad sa plantation ng dates. Alam nyo? Sa dami ng dates dito.
siguro darating ang panahon na itong date mamumunga na rin sa atin. Dahil sa init na rin sa atin eh. Ngayon pag nagtanim ka ng date sa Pinas, hindi na mamunga. Pero maganda siya pang landscape. Pang nagdag beauty ng bakuran mo. Kung malaki yung bakuran mo, maganda rin. Pang pa-view. Pang dagdag. Pang pa-beauty sa bahay. Kaya lang hindi pa namumunga. Pero darating siguro panahon dahil sa init na ngayon sa Pinas, mamumunga na rin yung dates. Nako po. Eh, medyo malayo pa dito sa pinaglalakaran ko yung Pinsan about na papuntahan natin. Hahaba itong video ko ha. Ang daming uwak ko. Daming uwak. Hindi kasi sila ginagalaw dito eh. May nakakalapit ka sa uwak. Sa atin malayo ka pa, lumilipad na. Ikaw ba naman batuhin? Ang dami kainan, no? Daming kainan din dyan. Mga kebab, kebab, ano yan? Kebab. Dami sila tanim kalatsutsi dito guys. Kalatsutsi kasi lumalaban sa init eh. Matibay sa init.
doon lang tayo kukuha ng view sa taas, guys, kasi baka marami tayong mabayar ang talent fee nitong mga nahuhuli nating mukha sa harap. Lol. Talent fee. Tayo sa ating destinasyon na isang iconic rotunda dito. Guys, kitang-kita ng rotunda na sinasabi ko sa inyo, Fish Runabout. Ayan na si isda. Si isda. Si isda rotunda. Talaga naman, pag ikaw ba naman napainan ng ganyan na jaywalking, hindi ka mangisay. Hi. Kaya sa atin dapat medyo laki-lakihan at talaga i-implement para siguradong malinis ang daan. Ang ganda ng isda, oh. Makang isda to, Roman. Yun lang. Hindi alam anong isda to. Guys, ito na yung Fish Runabout. Nakikita ko ninyo. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa video ko. Sa pagpanood, maraming salamat. Thank you. Thank you very much. Please like, share, and subscribe. Thank you.